Magandang araw po sa kanila lahat. I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise ng Plaridel, Bulacan. Today po naisipan ko na mag-video about dun sa mga package namin na ino-offer for water refilling station. Dahil po alam ko yung offer po namin makakatulong sa inyo, hindi po siya ganun kamahal, pero yung quality po, yung workmanship and then yung training, yung support, nandun po lahat. We've been in this field industry for around 11 years, and hindi po kami nasira, pinapangalagaan po namin yung pangalan namin, kaya po I'm very confident na i-alok sa inyo yung package namin para matulungan namin kayo, may guide namin kayo, and then at the same time matulungan nyo rin po kami. So ang main strength po ng aming equipment is meron po kaming control panel na ang tawag namin is APLUS or Apple Water Station version 1.0. Dito po kaya nyong i-troubleshoot, hindi nyo kailangan ng technician. Pag ayaw sira yung flow switch, meron itong mga switches na ibabypass nyo. Pag ayaw mandar yung low pressure, meron siyang switches. Pag ayaw mandar yung timer, kahit tanggalin mo yung timer, meron po itong mga switches para gumana. Hindi nyo po kailangan ng electrician kagad, hindi nyo po kailangan ng technician kagad. Tatawag lang kayo, i-guide ko kayo ron kung aling switch ang uon ninyo, or during training tuturo ko naman po sa inyo yung kung paano natin gagawin yun. So, para sa akin po napaka-importante ng panel na to dahil meron siyang overload relay. So, kung hindi basta-basta masusunog yung motor nyo, pagka umaandar siya ng over ampere dun sa design ng motor, magtitrip po yung overload trip and then i-reset nyo lang. Meron po itong mga fuse, control fuse, kung sakaling meron wire na magdikit, fuse lang ang masisira, meron itong circuit breaker, and yung mga push button hindi madaling masira dahil hindi siya nakarekta sa motor. So, confident po ako sa control panel at talagang yung mga tinayuan ko po nito before, sobrang tagal na wala naman po silang problema with this control panel. At ngayon nga po, in-upgrade ko siya, so alam ko makakatulong po sa inyo to, okay? And other than that, yung installation po namin, mga ginagamit po namin na mga matitibay na blue pipes like Moldex or Neltex, and yung capacity niya, kung pressure niya, kayang-kaya naman po yung sa water refilling station. Meron nga po kami mga in-install na in 5 years, wala namang pinalitan, blue pipes lang siya, okay? But, nasa niyo po yun, kung gusto niyo i-upgrade ng gray pipes, nasa niyo po yun. But yung design is, para po ma-meet natin yung budget ng mga nagsisimula na wala namang ganong kalaking pera. So magkano po ba yung offer namin? Yung offer po namin is only for 210,000 pesos. So 210,000 pesos, dual membrane na po ito. So sobrang tipid sa tubig, 50% product, 50% reject. Pagka nag single membrane kayo, tapos sa baba ng labanan ng tubig sa water station, so palagay ko po medyo hindi kayo kikita or mahirapan kayong maibalik yung return of investment nyo, yung ROI ninyo. So kaya po usually ang ino-offer ko na kagad is dual membrane. And tong dual membrane na to, naka 1.5 horsepower vertical pump to. So in case talagang lumakas kayo, kaya nyo po mag triple membrane without changing the pump. Ganun pa rin po, 1.5 horsepower vertical pump po yung nakakabit. So kayang-kaya po nun. Tapos depende rin po yun sa connections, and sabi ko nga po, we've been here for 11 to 15 years, kaya po alam ko po yung design niya and then paano po natin i-coconnect. So yung technical background naman po, hindi rin po kayo mapapahiya. Actually, I'm an electrical engineer. Nagtrabaho po ako ng 10 years sa abroad for control panel design, sa quality control po. And then, after that, napunta ako rito, nakapagtrabaho sa water treatment company. Meron akong mga mentors na from Saudi rin, na mga mechanical engineers. So, doon ko po nakuha, natutunan yung pag-design ng water refilling station. Okay? So, in terms ng technical, sa training naman po, very detailed po yung training natin. Simula sa raw pump, sa raw tank, hanggang sa product tank, hanggang sa sprinkler, sa gooseneck nyo. So, very detailed po yun. Plus, kung magkakaproblema kayo, ang kausap niyo po yung may-ari, ako po yung may-ari, I'm Richard Enriquez, hindi po ahente, hindi po refer na ahente lang, ganun. So kung may problema, messenger ko po, Facebook ko po, and telephone number ko yung tatawagan nyo, tayo po yung mag-uusap, mag-video chat tayo, yung troubleshoot po natin machine. So ganun po ka yung connection namin sa customer, okay? So hindi po yung
pagkakabit, nagbayad, and then konting sira, hindi niyo na matawagan, hindi niyo ma-message, hindi niyo ma-text, hindi po ganun. So, Enriquez Water Equipment, pinapangalagaan ko po yung pangalan na to, and hindi ko pabayaan na basta-basta lang sa konting maliit na bagay o sa konting maliit na mahalaga, masira po yung company. At tiwala po kami sa capability namin, so sa amin po kayo rekta magtanong and we will try to help you. Plus another thing, yung company po na to, hindi lang po ito company to earn. Gusto ko rin po makatulong sa mga kababayan natin na may pangarap, na may konting kapital, na mayroong konting gustong marating sa buhay. Maybe in this way, matulungan ko kayo. Lahat naman po ng negosyo, kahit anong negosyo yan, nasa naghahawak po yan, nasa dedication, nasa passion, nasa determination po ng naghahawak ng water station. Meron diyang water station na nalugi, nung binenta, hinawakan ng iba, biglang nag-boom. So wala po sa actually business, nasa hawak po yan. How determined kayo na palaguin, palakihin yung water refilling station nyo. Okay? So what's another thing is, so andun yung technical, andun yung training, andun yung support, tsaka yung connection namin sa inyo. Hindi po tayo nga, sabi ko, wala kayong dadaanan, sa akin po kayo tatawag, ako po yung makikipag-deal sa inyo. Plus, flexible po kami, madali po kaming kausap. Minsan, pagka nag-install kami, sabi, sir, baka pwedeng ganyan, lagan ng ganun, lagan ng abang yon, wala pong problema sa amin yon. As long as makakatulong kami sa inyo kahit paano, konting halaga, wala pong problema yon. Ang price po ng ano namin is are only 210,000, sa iba baka 250 yan, sa iba 270, or maaring mas mura yung iba dyan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi natin makuha yung same technical support, same technical commitment dun sa kliyente. Okay? So, susunod po sa video na to sa mga pictures ng mga installation namin, yung mga gamit na ginagawa namin. So, para makita nyo rin, magkaroon kayo na idea kung ano po ba yung in-offer ko, kung maganda nga ba yung in-offer ko. Kompleto po ito, dalawang tanke, multimedia, carbon softener, dalawang membrane, vertical pump, merong row pump, merong dispensing pump, dalawang low pressure nito. So, sigurado kayo hindi mapipipi yung water station nyo. And then, yung mga gauges nito, kompleto, napaka-importante po ng mga pressure gauges sa isang system para malaman nyo kung nagbabara, kung kailangan na bang i-backwash, kung kailangan ba ng magpalinis ng membrane. So, importante po yun. Meron itong dalawang flow meter para makikita nyo yung product, and then makikita nyo yung reject. Ano ba yung ratio nila? 50% product, 50% reject ba? O 30% product, 70% reject? Makikita nyo po lahat yun. And so, panoorin nyo po ito. And then, babalik ako to discuss more about payment, deliveries, layout, documentation. Okay? So, maraming salamat po. Please watch this video. So, yan po yung isang installation namin sa may Rizal po. Kita niya po yung panel namin, gano'n po siya ganda, gano'n karami yung switches para po ma-check ninyo kung may problema or wala. Sa installation naman po, kahit blue pipes po yan, pantay po yan, complete po sa mga pressure gauges. Meron po yan mga labels, carbon, kailan mo ma-backwash, ilang minuto, ilang every week, kung paano. So, meron na po yan mga guide para po hindi kayo malilito sa pag-manage or maintain or operate ng makina na to. Yung mga pumps po natin, meron po siyang APC para protected kung walang tubig, mamamatay yung APC. So, ganyan po kalinis yung installation. Pantay po yung mga gauges namin yan, flow meter yan, mga pressure gauge, para alam nyo lahat ng nangyayari dun sa makina ninyo. Tuturuan namin kayo paano bumasa, kung paano nyo i-maintain yan, ano paano pag-adjust ng pressure. Ganyan po kalinis yung ano, yung installation. Hindi po yung tawid-tawid, nasa taas, ganun, or balubaloktot yung pipings and fittings. Kahit po yung mga nasa gilid na yun, pantay po yun. Yan po. So, kita nga, may label, softener, and gano'ng kaganda yung panel natin. Talaga pong dyan po namin pinalalaban yung aming water filling station sa control panels na yan. Yan. Ganito po lang po, ginawa po namin to, I think, sa ano to, sa summer in Caloocan. Okay? So, kompleto po yung ilaw. Pag nawala ng raw tank empty, iilaw. Product empty, iilaw. Product full, iilaw. Diyan nakita nyo yung contactor, overload. May dalawang timer. Yan po yung isa pa naming setup. So, malinis po yan. Mga label niya, power on, overload trip.
low pressure. Ito, isa naman po ito. Ibang klase po ito kasi naka-stainless jacket siya, nagpag-upgrade siya. Yan, kami po mismo gagawa. Kasama po actually ako dyan pagka, dahil ako lang po yung nagwa-wiring. Ako po yung gagawa ng control panel. Ito, sa Binyan Laguna tong project na to. And this one, yun, I think sa Rizal din to. Okay? And ito naman po sa Bukawi, Bukawi, Bulacan po itong ginagawa namin na to. Okay? So, meron siyang level hose. Makita nyo po kung wala nang laman yung tanke o meron pang laman. Yan. Ako po yung magwa-wire mismo. Ako po yung gagawa mismo ng panel. Okay? Alright. So, nakita nyo po yung package namin. Nakita nyo po kung gano'ng kakinis, gano'ng kaganda yung mga piping namin, paano kami magpipe. Hindi po yan bara-barabay. Plus, ginagamit po namin dito royal cord. Bakit royal cord? Yung royal cord kasi merong outer cover siya, tapos plus yung dalawang wire niya o tatlong wire sa loob, meron pa rin sariling cover. So, pwede po ito kahit nababasa ng konti, hindi katulad ng misa ng flat cord. Medyo yung ano niya, pag naipit ng konti, maaring magkaroon ng ground o mag-short. Pero ang ginagamit po namin, royal cord, mas mahal siya, but protection po is our main concern sa paggagawa po ng mga water station, okay? Plus, sigurado rin kayo sa mga sizes po ng mga wire na ginagamit namin. Hindi po siya maliit or yung ampasit niya. Tama-tama po dun sa mga pumps na ginagamit namin. Mula sa pumps and then dun sa main line niya, yung sa main breaker, mas malaki po yung ginagamit namin mga wires dun. So, sure po tayo dun. And then, so paano po kayo order sa amin? So, kung nasa, let's say, nasa malayo kayo, part ng Laguna, dulo ng Laguna, o nasa Tarlac kayo, or Pangasinan, pwede po tayong mag-communicate through messenger. Padala nyo sa akin yung kung ano yung haba, ano yung lapad, let's say 4x4 yung ginagamit ninyo na layout o yung lugar ninyo. So, saan ba yung harapan? Saan nyo ba lalagay yung ano? Tapos nun, gagawa ko po yun ng layout and then isesend ko po sa inyo sa messenger para po ipagawa nyo na yung water station nyo, okay? So, ang ano lang po namin doon is sisingil po kami ng 5,000, deductible po doon sa contract natin na 210. And then, pagka natapos na po yun, picture nyo sa akin, padala nyo sa akin. Pag natapos na yun, pupunta po kami ron para mag-install. Pagdating po namin, delivery po kami. So, kukunin po namin kagad yung kakulangan ng 50%. So, kung nagligay kayo ng 5, so kukunin po namin yung 100,000 para nakuha natin yung 105. Install po namin yun for another 4 days. And then, after ng 4 days, ititrain po namin kayo. And then, i-handover po namin yung ano sa inyo, yung equipment. From that on, kukunin po namin yung final amount na 105,000 para po makompleto natin yung 210,000. And then, meron kami mga manuals para kung paano nyo gagawin yung pagtatapon, paano nyo po malalaman kung pwede na kayo magpatest ng tubig. Magkakaroon po tayo in contact again through messenger, daily, tawag kayo sa akin, or mag-message kayo, sir, ganito, ganyan, ito na po yung TDS, wala na po siyang lasa, sabihin ko, sige sir, pwede nyo na pong ipacheck yan, okay? So, ganun po, kung malayo kayo, pwede po natin gawin yan para we can save time, pwede kayo magsimula, pwede namin ding habang ginagawa yung ano nyo, nakakagawa rin kami ng equipment dito, okay? So, yun po, 210,000, lahat na po yun, wala kayong bibiling pipes, wala kayong bibiling wires, wala kayong bibiling manual, wala kayong bibiling babayaran sa technician, kasama na po lahat yun. Ngayon po, kung malayo kayo, let's say, Pangasinan kayo, or kung ano man, magcha-charge lang po kami ng diesel or ng transport cost, maybe 3,000 or 4,000 dun sa delivery. Yun lang po magiging extra nyo, and then wala na pong iba. Okay? So, yun po, sana po malinaw yung offer namin. Kung interested po kayo, pwede nyo po akong i-message sa Richard A. Enriquez. Yun po yung picture ko yun nandun. Or yung Facebook ko din, Richard A. Enriquez din po. Or you can call me or text me sa 0932-880-4972. Okay? So, para po makapag-start tayo and then matulungan namin kayo, matulungan nyo kami. So, again, I'm Richard A. Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. Meron po kaming branch sa may Fairview, sa may Commonwealth. And then, malapit sa Regalado Avenue. And then, meron doon kaming branch na may Tarkan, Baliwag, Bulacan. So, in case meron kayong requirement na mga filters, mga bote, pet bottles, seals, kompleto po sila ron. Okay? Yung main branch po namin is in Plaridel,
Bulacan, in front of Walter Mart Plaridel. So madaling-madaling hanapin, nasa highway po siya. Madadaanan niyo po kami pag pamuntang bypass kayo, madadaanan niyo po kami. Okay? So yun lang po, maraming salamat, and I hope naliwanagan po kayo dun sa offer namin, and in pushing this package, alam ko pong natutulungan kayo, hindi kayo naluloko ng iba o hindi kayo napapamahal, and parehas po yung offer namin, malinis po yung intention namin to help mga kapwa Pilipino to have their own business and to be successful in life. Yun na lang po siguro, and gaya po ng like ko sinasabi, think to improve yourself, think to improve your life. God bless po.